mga kalas. Good afternoon sa inyo. So dito tayo sa Antique, mga kalas, no? Sa hindi pa nakakalam, nakauwi tayo dito sa Antique. Hindi ko pa kasi na-upload yung video natin, no, sa pag-travel natin mula sa Valencia City hanggang dito sa Sibalom, Antique. Dito talaga sa hometown ko. So ngayon, mga kalas, dito tayo sa Sibalom Centro. Papunta tayo dun sa San Jose, specifically sa San Pedro. Tayo dadaan pala kasi pupunta tayo dun sa Esplanade nila, no. Nung dumating tayo dun dati sa Iloilo, nakita natin yung Esplanade ng Iloilo. Ang ganda, no, sa tabi talaga ng dagat. So let's find out, no, kung gaano rin kaganda yung Esplanade dito sa Antique. Kasi marami nagsasabi na maganda raw dito. So let's find out. So ako lang mag-isa nagbibiyahe ngayon, mga colors. And this road is leading to, ano ba yung ano yung Alangan? Kubay. Parang ganun. Nung madadaanan natin dito yung school na kung saan ako nag-aaral dati, no? Sa kolehiyo, pero sabi ko hindi tayo nagtapos dito. Nakatake tayo ng dalawang kurso pero hindi natin natapos, at doon pa tayo talaga sa Balinsya nakapagtapos ng pag-aaral natin, no. So malapit na naman, mga colors, yung ano dito, San Jose, kaya okay lang din na gantong oras tayo aalis dito sa Sibalom mismo. So as you can see, mga colors, no, ganyan yung mode of transportation talaga dito, tricycle. So dyan ako dati nag-aaral, mga kalas, oh. Dati hindi pa university, nag-aaral ako dito. Ngayon tatawag na university o Bantiki. How I wish na makapasok ako dyan, no? Tsaka mapuntahan ko yung mga friend ko dyan, lalong lalo na dito sa library nila, oh. Sinangin. So yan ang original talang pangalan yan dati, oh. Antiqueño School of Arts and Trades. Kaya yung original na pangalan, tinatawag yan dati, o sikat sa tawag, is Asat. Yun ang original na pangalan niya, Antiqueño School of Arts and Trade. Grabe na pala ka ano dito, mga kas, ang dami ng mga bahay dito, no. Dati ano lang ito dati, yung hindi naman sa palayan pero plain lang siya na ground. Ngayon, no, ang dami ng mga ano bahay, establishment, may kasinanahan pa nga, oh. Wow. Ganda na pala ng kasada dito, mga kalas. Matatandaan ko talaga nung nag-aaral pa ako dito sa UA or Polytechnic State College of Antique. Yun yung pangalawang pangalan niya after sa Asat. Yan yung pangalan niya before sa naging university, you know, Polytechnic State College of Antique. Crossroad ko to yung kasada na to. Ayun, ang ganda na. Tapos ang lawak mo pala ng ano dito. Wow. See? Yan kasi, ang tagal-tagal kasi natin minsan makauwi. Biro mo nung nakaraan, 15 years bago tayo nakauwi. So yung mga kalas, dito sa cruising, sa kanan, papuntang ano yan, Calibo. Papuntang Boracay. No? Diyan sa cruising. May straight natin, papunta tayo ng San Pedro. Ito, mga kalas. Ito yung crossing sa kanan, papuntang Calibo, papuntang Boracay, kanyan, mga kalas. Yan, oh. Pwede pa? Malapit lang yung Boracay dito sa amin, mga kalas. Nasa, mula rito siguro, nasa 80 kilometers lang or 90. Boracay na. Biro mo yun. Sikat mo ka. Ang last kong dumadaan dito, mga kalas, nasa way back 2004? 5? Ganun. No, no, nag-aaral pa ko rito. Rough road po to lahat, mga kasada dito, mga kalas. Biro mo ngayon, no? Ah, grabe.
So ilabas pala dito, tama ko iniisip ko, ito yung ilabas. Dito ako dati namimili ng kalapati. Shout out kay Alok dito, no? Just stay dyan mga kalas, kasi parang nakagala na rin kayo dito sa lugar namin, no? Dito sa Antique. No, diba? Maganda rin dito. Katulad lang din ng bukid nun. Pero ang kaibahan lang, papunta tayo doon sa San Pedro, tabi na ng dagat. Ilang kilometro lang dagat na sa ano kasi sa bukid noon. Naku po, ang layo ng dagat doon. 'Di ba? Ilang minuto lang siguro, pinakamatagal na yung 10 minutes. No, kapag mabagal kayong patakbo mo, 10 minutes bago ka makarating, no, sa San Jose or sa San Pedro. Yan, no? Welcome to San Jose de Buenavista, provincial capital. No, capital talaga to ng Antique. Ang sakop ko ng San Jose ngayon, San Pedro. O, di ba? Maya-maya, makita na natin din yung ano, yung dagat. Esplanade! Kaso ng problema kasi dito mga alas, araw-araw nang parang umulan. Kanina nga, umulan nga rin kanina nang maaga pa yun. Nasa 12 o'clock yata, umulan na eh. Sa mga nagtatanong pala mga kalas, no? Mula nung sa Balinsa mga kalas, yung natakbo lang natin mula sa Balinsa, dito sa Sibalo, Mantiki, sa bahay, nasa ano lang mga kalas, 870 kilometers mga kalas, yan lang, no? 870. Tapos yung nagastos natin sa gasolina, kasi nga mahal yung gasolina, nasa 1,100. Mahal kasi yung gasolina kasi, no, nasa 1,100. Pero yung 1,100 na yung mga kalas, kasama pa yung dito, nasa 2 bars pa lang yung bawas niya. Dito na ba tayo, San Pedro? Ah, papunta yun ng Daliti eh. What? San Pedro nga. Dito na tayo, San Pedro mga kalas. Tingnan nyo naman ang langit eh. Parang uulan na. San Pedro Fire Station. Wow, ang ganda dito. So, umamit na tayo mga kalas, mga Google Maps na naman eh. Hindi kasi natin na ano eh, alam saan banda. Alam niya talaga. Ito yung cruising. What? May cruising ba yan dito? Ay, liit naman ang cruising. San Fernando Elementary School. So, dito pala sa harap ng San Fernando Elementary School yung likuan. Wala nang ibang dadaanan dito. Walang niya naman. San Fernando. Maganda daw yung Esplanade, pero rough road. Bakit rough road dito? Papuntang dagat na to mga kalas eh. Eh kung panahon pa yung ulan dito, baka may ibang daanan siguro papunta ron. Nagkamali lang tayo, no? Malito tayo dumaan. Ganun pa man, okay lang yun. At least no, magka-learn tayo sa ating mistake. Doon yata yun kanina sa kanan eh. Pero sige lang. Uy! Maulan na. Eh, rough road na pala talaga yung kasada dito. Nako po. Yan na, makikita na dito mga kalas yung mga ano, rough road na talaga mga kalas, yung kasada dun. Pero baka mo, malay natin dun sa kabila, pwede pala tayo dumaan dun. Kasi may ano kasi dun, no? Daan papunta rin pa street. Meron palang coastal road pala dun, yung walang hinga talaga.
So dito na tayo mga kalas. So dito na tayo mga kalas sa Esplanade, no? So sobrang laki pala yan dito mga kalas. And I guess yung daan siguro na ganito mga kalas papunta ron, baka pwede tayo lumabas dun mamaya, no? So ang ganda lang dito mga kalas, kasi kapag nagala ka dito, no, meron kayo mabibilhan ng mga pagkain dito. Yan, no? Yan. Tapos marami din namang mga upuan. Ganyan nga, Esplanade nga. Yan, no? Sobrang dami ng mga cyclist na pumupunta rito mga kalars. And syempre, yung mga tao din, no, marami talaga yung pumapasyal dito. Pero mas maganda yung mag-bike dito mga kalars, kasi ang haba kasi ng area na doon mga kalars papunta ron. No? Please find out, no, kung ano yung meron dito sa gilid ng dagat. Kaysa sabi ko sa inyo mga kalars, no, dito sa Antique, madali lang yung pumunta sa dagat. Itulad doon sa bukid noon na sobrang layo. Yung sahig pala dito mga kalas is made of ano ba yun? Tisa ba yun? Yan. So napakaba mga kalas, nasa siguro nasa 400 or 500 meters yata papunta doon yung pader na to, no. Actually dito lang una sa Panaylan nakakita ng Esplanade, yung una doon nung dumating tayo sa Iloilo, no. Tapos dito sa San Jose, nung last 2021 na pumunta tayo dito, meron na Esplanade dito pero hindi man lang tayo nakagala. So dito tayo mga kalas sa gilid ng dagat. Ayan, no? Lalim ito, dagat na. Ayan. So kaya medyo hapon tayo mga kalas simula ng pag-vlog, kasi pagdating natin dito umulan kasi pambihira, tsaka inihintay ko dito yung kapatid ko. Tingnan nyo mga kalars, no, ang kagandahan ng dito, kahit na umaga ka rito pumunta tanghali, hindi ka mainitan kasi nga meron kasi mga puno ng niyog. Yan, no, yan niyog. So dito mga kalars, dito sa Esplanade, kung pumunta kayo rito, meron dito mga kainan dito, mga bilihan ng mga pwede ninyong makain, no? Yan, no? So meron yung barbecue pala dito. Vlogger ko from Mindanao. So mga kalars, no, coincidence na, no, meron pala tayo dito, follower talaga yung kanina pa dito na binahanan natin. Tayo! Uy, yun, no? Yun! So yun mga kalars, kapapicture na yung follower natin dito, no? So bigyan natin ng sticker, no, while waiting sa ating ano, kapatid. So kung gusto niyo dito mga kalas uminom, kasi hinihintay talaga natin yung magabi dito, no. Pwede rin dito, may mga tindahan diyan. Tsaka pwede kayong umupo rito mga kalars. Dito mga kalars, pwede kayong magpasilong dito. O nangyari, dumating kayo dito gabi, no, marami kasing ano dito, niyog, diba? Medyo gabi na mga kalars. Still, we are waiting for, no, mag-turn on ang lights dito. Mga solar. No, meron din dito, ano mga kalars, oh? Tingnan nyo nga, meron din dito ng talisay. Diba? Mas malilim kapag talisay, so hindi na tayo nakikita sa screen. Tapos dito mga kalas sa kilid ng kalsada, meron ding paninda. At saka sa balahura ako kanina, nakalimutan ko yung susi sa motor ko. Buti na nga lang, mababait yung tao dito. And mga kalas, so meron kang mabibilhan dito. Yan. Yan, o. Diba?
So lahat ng mga nananigilyo bawal dito, no smoking area kasi andito. So ang ganda dito mga kalas kasi maluwag yung parking lot nila, no. So dito yung parking lot nila mga kalas. So maluwag, di ba? Tapos palagay ko yung pasada na to going straight yun dun siguro sa daanan palabas dun sa pabalik tayo dun sa Igbunglo ilabas pabalik sa Sibalo. So mga kalas, no, at around 6:46, no, maliwanag na dito. Tingnan nyo mga kalas, oh. May mga ilaw na dito, no. So maganda na magtambay dito mga kalas together with your family kasi maliwalas yung panahon dito. Maalala ko dito mga kalas yung Valencia City din, no, kasi meron din ganito sa Valencia City. Yun nga lang ang gilid nun dito, kunyari dito ilog lang, pero dito sa Esplanade dagat yan, no. Ganyan kaganda mga kalas ang gabi rito. Yan hanggang dun pa yan mga kalas sa dulo, no, nasa 400 meters mula rito yan, no. Pauwi na tayo mga kalas, pero stay tuned pa rin kasi dadaanan natin din yung karugtong ng kasada dun para makita ninyo yung kagandahan ng seawall or coastal area, no, kahit gabi na. So yung mga kalas, no, biyahe na tayo dun pabalik dun sa Sibalom, pero dadaanan muna natin dito mga kalas ang the rest of the river, tawag na ito, coastal road ng San Jose Antique, no, yung tatawag na Esplanade. Wow. Diba ang ganda mag ano dito, mamasyal. Woohoo! Maganda to kaysa sa dinaanan natin kanina. Walang iyang dinaanan natin na yun, no. Yung ilaw pala to mga colors, this is solar powered lights, no. So kaya maganda, no, kasi nga walang gastos. Siguro yung gastos yan yung lights lang, no, pero sa kuryente wala na kasi solar powered siya na lights. Tingnan nyo mga kalas, ang daming batang naglaro dito. Tsaka ang dami palang bahay na dito. Wow. It is enough na siguro mga kalas, no, kasi naghahanap lang tayo kung saan tayo liliko dito. So thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and please follow me sa ating Facebook page, no, Travellar. So all the way from Esplanade, dito na sa sakop ng San Pedro, San Jose Antique. This is Travellar saying live your passion, keep safe and God bless. Bye bye.